tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Good afternoon, everyone, and welcome to Making a Difference. This is a show created to inspire and motivate the youth of today. My name is Erica Mison, and I am your host for Making a Difference. So again, the question of the day is, how do you define art? Ayan. All right. So we have two special guests for the day, and we are gonna get to talk to them throughout the show. And I'd like to introduce our first guest. Our first guest, he is a singer, songwriter. Please welcome Khryss Arañas. Hi, Khryss. Hello, Bob. Hello, everyone. And there's Khryss. So as a singer, songwriter, I'm sure you played. Do you play the piano, the guitar? I play string instruments, pero mainly talaga guitar. Okay, mainly guitar. So what other string instruments? Bass. Guitar din. Iba varieties ng guitar. Pero mainly talaga ako, acoustic guitar. Kasi yun talaga yung ano ko, yung genre ko, contemporary folk. Acoustic. Pasample naman. Ay, baka mamaya may pasample. Okay. Ano ba? Socially active sa social issues and everything. Ano? Actually, mas tumutok talaga ang songwriting ko noon, simula pa noon, ay socially relevant music. As in, nag-start ano ba, yung, ay syempre, yung mga una ay mga love songs, as usual, mga chummy-chummy things. Pero nung, yung talagang masasabi kong music ko ay nung nakapagsulat na ako ng something socially relevant. That was 2017, if I remember correctly. When I wrote Kahovenan, it's a song, Hoven kasi is the Bicol word for youth, kabataan. So, Kahovenan is kabataan. So, sumali ako sa isang competition here in Naga, sa LGU. Tapos, ayun, kinanta ko. Ginawa ko yung Kahovenan and I won, ano ba, first runner-up. Kakainis, pero okay, yun, first runner-up. Sumula noon kasi ay na-collectivize na ako sa Musika Publiko Bicol. Ang Musika Publiko kasi ay national network of musicians na nagsusulat ng socially relevant music. So doon pa lang na-immerse na ako sa socially relevant music, sa public interest music na. Kaya nga yung chinichika namin ni Sir Lester kanina sa backstage, yung si Tito Carl, yung isa sa mga gumawa ng songs sa Walang Rape sa Bontok, malaki yung influence na sa akin sa socially relevant music. And mula noon talaga nagsimula na talaga akong mag-dig deeper sa skills ko sa songwriting na naka-anchor sa social relevance. And ayun. So what are you guys doing naman now, given na pandemic? Simula nung lockdown, dahil sa panahon ng pandemya talaga, ang primary na apektuhan, as in pinaka na apektuhan, ay ang peasant community. As in ang farmer sector ang pinaka sinusuntok nitong crisis na ito. Kaya noong simula ng lockdown, ang project kami sa Project Pesante, bumuo kami ng online gig, fundraising gig. One week 'yan. Tapos ayun, nag-invite lang kami online ulit. Online lang ulit ng mga artist na gustong na pwedeng na willing sila mag-live performance sa Facebook. Tapos ayun, in a span of a week nakalikom kami ng 100,000 plus para mag-hot meal sa mga peasant communities all around Bicol, Kamsur, Albay, Sorsogon, Masbate. And ayun, tapos ngayon sa 2020 and last quarter ng 2020, binuo namin yung tabang sa parahagot. Ang parahagot ay ang term for mga abaca farmers. Okay. So ayun, patuloy pa rin yung pag-accept namin ng donations para ayun. Kasi alam naman na is there somewhere else you get your inspiration for your songs? Paano ka magsulat ng mga songs? Kasi we know that there are some singers na talagang they want sila lang mag-isa, they want to really parang reflect on the song. Ikaw ba? Is that how you write a song? Nakakasulat na I write a song mainly from experience. Kung ano ba yung na-experience ko. Kung aamin ako, kapag sulat ako ng
ng kanta kapag I feel, ano ba, too much emotions, heavy emotions. Sabi nga nung, basta may isang quotation na favorite ko na di ko ma-memorize. Ano na? Nakalimutan ko ano yun. Basta great art comes from excess. Basta from, basta ganun. Basta yun. Ayun, ako, nakapagsulat ako na ano. Kunwari, love songs. Love songs na lang kasi yun talaga yung pinaka-cliché na sulat, isulat. Okay, yes. Siyempre, when, kapag na, ayun, kung naramdaman ko yung love, ganun. How would the artist interpret it? Ano bang gusto kong ipaabot? So, hindi sa ano bang gusto nilang marinig, pero ano bang gusto kong ipaabot? Ano bang dapat kong ipaabot? Hindi dun sa ano bang gusto nilang marinig. Kasi ang art ay mula mismo sa artist at hindi ayun, sa iba. So, ayun. Going back to the your art and your advocacy, no? Right now, what do you plan to do in order to further promote pa your advocacy? Do you have any future plans, especially for you as a, you know, singer-songwriter? Para, kumbaga, sa pag-create ko kasi ng mga kanta, ay kailangan ko talaga mag-immerse doon sa komunidad na gusto kong pagsulatan ng kanta. Makarinig ng kwento mula sa kanila. Hanggang sa maximum point na sila na mismo yung gumagawa ng kanta tungkol sa kanila. Kasi ganoon man talagang art eh. Expression siya, expression, interpretation siya, may sumasalamin siya at nire-reflect ng isang art kung ano experience ng tao. At para malaman natin kung ano ba yung dinaranas ng mga marginalized sector, ay turuan natin sila kung paano gawin ito. So yun yung paano ko i-advance yung art ko. Dapat maka-epekto yung art ko sa paggawa rin ng sining ng iba. Okay. Do you plan to go back to school or kahit maybe music school? Nag-plan ako mag-enroll sa music school pero pag okay na. Hassle din kasi. Hassle din talaga kasi. Yeah, definitely no. That's not on Spotify because he's launching a new soundtrack later. Khryss, salamat talaga for sharing. Maraming salamat po. Thank you so much. And hopefully, pag okay na lahat, pag nakapunta na yes. Dyan, I get to see you in person. Sure, and hear you. Ay, salamat. Time. Salamat din pala kay Angeline for inviting me here. Ano kay Angeline. So, maraming salamat. Angel, Angeline, that's my girl right there. Ang sipag, ano? Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.